Nabanggit mo na nga yung international competition. Marami na mga Filipino players na nag-venture out sa country to compete. Nandiyan na nga si Eliza, si Bagunas, Mark Espejo. Ikaw ba nakita mo ba yung sarili mo joining parang mga international competitions, mag-play sa club level sa Thailand, South Korea, and Japan? I think ito yung mga three biggest, may mga malaking volleyball community sa Asia. Do you see yourself ba? Kung may opportunity na, kung bibigyan ka? Nung nag-training kami sa Japan, may kumausap sa akin na isang agent from Hokkaido, I think. Ang hirap kasi. So talagang kailangan i-balance mo kung ano yung priority mo. Siyempre, naglalaro ako for the national team. Naglalaro pa ako sa club team. And then, on the side, nag-hosting and acting. So talagang hindi madaling mag-decide pag nabigyan ka ng chance. Kailangan talaga pag-isipan mo mabuti kung ano yung magiging result in the future. And syempre, magiging depende sa GMA and sa ano yun, sa talent agency ko, VP. So, ayun. Kung mabigyan man ng chance, let's see kung anong pwede mangyari. Gano'ng ka-importante sa Philippine team and to any Philippine players yung international exposure? Lalo na ito na nga, nagbibuild niya tayo ng team na magko-compete internationally. I think yun yata yung lacking. Sa'yo personal, since nakapag-training ka, gano'ng ka-importante yung international exposure? Well, more on ano yan eh. Pag-adapt mo nung kung gaano kaganda yung system, kung gaano kabilis yung mga nangyayari, kung paano yung execution ng iba't ibang technique at skills na pwede mo i-develop at maibigay mo sa team, yun yung pinaka-importante. Kasi pag sabihin na natin local, most of the players kasi kilala na natin eh. Alam na natin yung laro nila. Basang-basa na natin kung paano sila gumalaw. But pagdating mo sa ibang bansa, doon mo makikita yung iba't ibang style. The way magturo yung mga coaches, the way yung system ng isang team. So, gaya nun sa Japan, ang dami namin natutunan doon. Blockings, yung bilis sa depensa, yung teamwork. At bonus na lang doon pag talagang ma-feel nyo na naiisa kayong gumalaw. So, iba pa rin pag international exposure dahil mas marami kayong matututunan na pwedeng magamit nyo pag may iba kayong kalaban na country. Sa kahit ngayon, yung volleyball, meron pa rin mga ilan na nagsasabi or may mga, well, pag in terms of negative or may connotation sila na ang volleyball is either pambabae or pambakla lang. Anong gusto mo sabihin sa mga ganun na ganun pa rin mag-isip? Na parang may stereotype when it comes to playing volleyball? Well, ever since naman when I started playing volleyball, yan na yun eh. Yan na yung laman ng issue eh. Pero as long as maayos kang tao dahil sa sports na nilalaroan mo, nagiging better person ka, hindi ba sila natutuwa na ang daming gumagraduate na volleyball player na men's? Na alam mo yon, nagpakahira para lang mabigyan ng karangalan yung sarili at yung schools na nilalaroan nila. So for me, dead mo na lang sa lahat ng bashers or nagko-question kung ang volleyball ba ay pang lalaki or pang babae lang. Tsaka parang pagdating nyo lang sa court, wala na yun, no? Parang game and game pa rin ang magiging factor, no? Tsaka hindi ba nila nakikita pag every time nakakapuntos yung iba, yung parang galit na galit ka, di ba? I mean, dun mo palang mafe-feel yung intensity tsaka yung love dun sa sports na nilalaroan mo. So,